Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Duda ako na madali niya kaming mahahanap. Hindi niya alam ang lugar na ito. Si Daddy lang ang nakakaalam kung nasaan kami. Since wala akong magawa sa loob ng kwarto, bumaba na lang ako para tulungan si Manang Rosalinda na magluto. Ay naku iha, ako na dito at baka hindi ka sanay sa pagluluto. Naku Manang, ako po minsan ang nagluluto ng pagkain sa bahay namin, kahit may tagaluto po kami. Nakangiting sabi ko. O siya sige, ikaw na ang maghalo nitong pansit na niluluto ko. Kaarawan kasi ngayon ng Manong Selmo mo, kaya ipaghahanda ko siya kahit kaunting pagkain. Nakangiting sabi nito. Talaga ho? Tumango lang ito bilang sagot at pinagpatuloy na ang ginagawa nitong paghahalo. Bigla akong may naisip. Agad akong naghalungkat sa mga aparador sa kusina kung may mga ingredients ba na pwede kong gamitin sa gagawin ko. Manang, magpapatid po sana ako kay Manong Selmo sa bayan at may bibilhin akong sangkap. Bumaling ang tingin nito sa akin mula sa ginagawa nitong pagluluto ng tinolang manok. Naku iha, kanina pa yata nakaalis ang Manong Selmo mo papuntang bayan at mamayang hapon pa ang dating nun. Wala po bang may bangka dito na pwedeng rentahan papuntang bayan? Hinahalo ko ang pansit habang nagtatanong kay Manang. Kay Axel. Tama kay Axel ka sumabay iha. Sigurado akong pupuntang bayan ang batang yun ngayon. Axel? Sino po si Axel? Hindi pa kayo nagkita sa dagat kanina? Parati yung nasa tabing dagat. Maliban sa masungit na lalaking kaninang nakita ko sa tabi ng dagat kanina, ay wala na akong ibang taong nakita pa. Hindi naman siya siguro yung tinutukoy ni Manang na si Axel. Sa ugaling yun, nako. Walang gustong makipagkaibigan doon. Naalala ko naman tuloy yung nangyari kahapon. Mas mabuti pang hintayin mo na lang siya doon sa yating yon. Sabay turo nito sa isang mamahaling yate na nasa dagat. Mabait naman yang si Axel. Sigurado akong pasasakayin ka nun. Siguradong sabi naman ni Manang Rosalinda. Well, wala naman sigurong masama kung makikisakay ako, hindi ba? Magbabayad din naman ako. Agad akong umakyat papuntang kwarto para magbihis. Agad akong pumasok sa kwarto ni Jana na nasa TV pa rin ang atensyon. Baby, aalis muna si Mami ha. Bibili kasi ako ng ingredients dahil gagawa tayong dalawa ng birthday cake ni Lolo Selmo mo. Ngumiti lang ito at tumango. Agad din pumalik ang tingin nito sa TV. Hinalikan ko siya sa noo bago ako lumabas ng kwarto niya. Manang Rosalinda, pakitingnan na lang po muna si Jan sa kwarto niya. Babalik din po ako kaagad. Nakangiting sabi ko. Hindi ako natatakot na iwan si Jan sa kanila kahit na ngayon lang sila namin nakilala. Bababait sila at pinagkakatiwalaan din sila ni Daddy. I feel safe na iwan sa kanila si Jan. Naku ako na ang bahala sa gwapo mong anak iha. Mag-ingat ka dun ha. Ay alam mo ba ang pasikot-sikot dito sa Davao? Magtatanong-tanong na lang po ako o di kaya ay sasakay na lang po ako ng taxi papuntang mall. Hindi naman ako takot kaya ako namang umuwi kahit na hindi ko lubusang kilala ang lugar na pinupuntahan ko. Agad akong lumabas nang marinig kong tumunog ang yate. Hudyat na kahit anong oras ay aalis na ito. Lakad-takbo ang ginawa ko sa buhanginan. Hey! Sandali lang! Sigaw ko sa kung sino man ang nasa loob ng yate. May lumabas na malaking tao na may malaking katawan mula dito. Kumunot naman ang noo nito pero wala akong pakialam sa kanya. Umalis ka sa harapan ko. Gusto kong makausap si Axel, ang may-ari nitong yate. Sabi ko sa masungit na lalaking nakilala ko kanina lang. Gumisi naman siya. Anak nang, gumisi ba talaga siya sa akin? Anong kailangan mo sa akin?
at hayaan mong sabihin ko sa iyo na maling area ang tinatapakan mo. Agad naman akong napatingin sa ginuhit kong linya kanina. Pakialam ko naman sa kanya. Kailangan ko nang umalis. This is the matter of life and death. Wala akong choice kundi hilingin sa kanya na isama ako. Kailangan mo akong isama. Mahinahong sabi ko. May kailangan ako sa kanya kaya dapat magpapakabait ako. Pupunta akong impyerno. Gusto mo pa rin bang sumama sa akin? Sarkastikong sabi nito. Ang lakas talaga ng loob ng gagong to. Pwede ba? Magbabayad ako kaya ihatid mo na ako. Naiiritang sabi ko. May kailangan ka sa akin kaya dapat marunong kang humingi ng tulong, hindi yung parang ikaw pa ang nagagalit. Wika nito. Tatalikuran na sana niya ako at sa oras na umalis ito, ay hindi na ako makakapunta sa bayan. Letcha talaga. Bakit ang hirap-hirap para dito? Okay, I'm sorry. Isama mo na lang ako. Kahit labag sa kalooban kong sabihin ito ay kailangan. Give me your hand. Inabot nito sa akin ang kamay niya. Bakit ba ang sungit mo? Binigyan lang niya ako ng malungkot na ngiti bago tumalikod at bumalik sa pagmamaneobra ng yate. Wala na bang ilalakas ang takbo nitong yate mo? Bakit hindi mo subukang lumangoy hanggang dito papunta sa kabilang isla nang sa ganon makarating ka na maaga sa pupuntahan mo? Baka sakaling mauna ka pa kaysa sa yate ko. Piloso pong sabi nito. Inirapan ko na lang siya ng talikuran niya ako. Ano bang mali sa tanong ko? Nagtanong ako sa kanya ng maayos. Mas masama pa yata ang ugali nito kaysa kay James. Eto, abot ko sa kanya ng 500 piso. Tiningnan ako nito sa mga mata. Bakit parang galit ang lalaking to? Ang arte-arte. Akala ko pa naman, hindi nito kukunin ang pera. Pabebe masyado. Nag-expect ako na tatanggihan niya ang perang ibinabayad ko pero taliwas sa inaakala ko ang ginawa nito. Padabog na bumaba ako sa yate nito. Aalis ka na lang ba na walang paalam? Sigaw nito mula sa kanyang yate. Nasa may lupa na kasi ako. Napairap naman ako sa sinabi nito. Ang kapal mo naman kapag nag-thank you pa ako, nagbayad ako ha, at hindi libre ang pagsakay. Bakit pa ako mag-aabala magpasalamat sa'yo? Mataray na sabi ko dito. Nakita ko siyang ngumisi, kaya tumalikod na lang ako at naghanap ng taxi na maghahatid sa akin sa malapit na mall. Nakabili na ako ng mga sangkap sa gagawin kong cake at nakapag-grocery na rin ako. Nasa may wine section ako at namimili ng wine para mamaya sa kaarawan ni Manong Selmo. Samantha? Agad akong napatingin sa likuran ko. Anong ginagawa niya rito? O Clyde! Gulat na tawag ko sa pangalan nito. What the? Nandito ka lang pala sa Davao? Halos mabaliw na si James sa kakahanap sa inyo ni Jan sa Manila. At bakit niya naman kami pinapahanap? Kailangan ko nang umalis. Tatalikod na sana ako dito nang hinablot nito ang kamay ko. No, tatawagan ko si James. Nataranta ako nang inilabas nito ang cellphone. No. Please, Clyde. Hindi ako tumatakas mula kay James. Kailangan ko lang ng oras para makapag-isip-isip. Uuwi din naman kami ni Jan. Huwag mo muna siyang tawagan at sabihin na nandito ako sa Davao. Para naman itong nabasa ang iniisip ko at ibinalik sa bulsa ang cellphone. Huminga ito ng malalim at lumambot ang ekspresyon sa mukha nito. Alam mo bang halos mabaliw na yun sa kakahanap sa inyo? Hindi ko maipapangakong hindi ko ito sasabihin kay James Samantha. Tumango lang ako sa sinabi nito at tumalikod na ako baka magbago pa ang isip nito. Agad ako nagbayad ng mga pinamili ko nang makaalis na ako. Nasa loob na ako ng taxi pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang sinabi ni Clyde. Hinahanap ba talaga niya kami? Napatingin ako sa lalaking nakatayo patalikod sa harap ng yate nito. Anong ginagawa niya dito? Tumikim ako para makuha ang atensyon niya. Agad itong lumapit sa akin at kinuha ang ilang dalakong nasa cellphone bags. Hoy, saan mo dadalhin yan?
Ano ka ba, tanga? Alam ka naman itapon ko to sa dagat. Gamitin mo ngayong utak mo. Halos lumabas ang usok sa ilong ko sa sinabi nito. Tinawag niya akong tanga. Bakit pa ang init ng ulo mo, ha? Sita ko dito habang nilalagay nito sa yate ang mga pinamili ko. Nasa loob na ako ng yate nito. Hindi man lang ako nito kinausap or ano, napakasungit. Lumapit ako dito habang nagmamaneobra ito ng manibela ng yate. Bakit ka nandito sa Davao? It's none of your business. Tipid na sagot nito. Bumalik na lang ako sa pagkakaupo kaysa sa kumausap sa taong ayaw na mamakipag-usap sa akin. Hindi na lang ako nagtanong kung sinadya ba nitong hintayin ako o nagkataon lang na nandoon siya. Kahit naman pangit ang ugali nito ay gentleman din naman. Kahit papaano dahil tinulungan ako nitong dalhin sa bahay ang mga mapibigat na groceries. Magandang tanghali po, manang. Magaling na bati nito sa matanda. Siyempre, wala pa ding emosyon ito. Agad namang ngumiti si manang at kinuha ang iilang dala nito. Dito ka na kumain ng hapunan mamaya, iho. Kaarawan kasi ng tatang Salmo mo at naghanda ako ng kaunti. Imbita nito sa lalaki. Kung okay lang po sa bisita ninyo na imbitahan ako, pupunta po ako mamaya. Napatingin naman sa direksyon ko si Manang Rosalinda. Sa tingin nito ay yung parang humhingi ito ng permiso. Wala namang problema sa akin, Manang. Basta huwag na siyang parang palaging galit. Nakita ko ang pagngiti ni Manang na parabang may something. Naku, mapait naman itong si Axel, iha. Ganyan lang talaga ang aura ng mukha niya. Parang parating galit pero mabait ito. Halos mapaismid naman ako sa sinabi ni Manang Rosalinda. Aalis na po ako, Manang. Babalik na lang po ako kapag hapunan na. Paalam nito sa matanda. Ang bastos talaga. Hindi mo lang nagpaalam sa akin. Anong tingin niya sa akin? Hangin? My God, nakakasakit siya ng bangs. As if naman may bangs talaga ako. Likod na lang ang nakita ko dito. Nang tingnan ko naman si Manang ay may nakakalukong ngiti sa akin. Bakit ganyan kayo makangiti, Manang? Parang may pinapahiwatig kasi ang ngisi nito. Kung wala ka sanang asawa, alam mo bang bagay na bagay kayo ni Axel? Parang kilig pa na sabi nito. Naku, Manang, sa mukha ng lalaking yon, alam kong may pinagdadaanan yun sa pag-ibig. At ganun din po ako, kaya alam ko na ang problema sa pag-ibig ng lalaking yon. Sabi ko habang nilalabas ang mga sangkap na gagamitin sa gagawing cake. Nang naihanda ko na ang lahat ng sangkap ay tinawag ko si Jan sa itaas para samahan akong gumawa ng cake. James POV. Halos 2 araw na akong baliw sa kakahanap sa mag-ina ko. Pero hanggang ngayon wala pa rin maibigay na detalye ang mga binabayaran kong tao para hanapin ang mga ito. Hindi ko alam kung saang lupalop ko sila hahanapin. Halos suyo rin na ng mga tauhan ko ang buong Maynila. Pero wala pa rin. Pumunta ako sa bahay ng kanyang daddy pero wala pa rin akong makuhang sagot kung nasaan sila. Napahilot ako sa ulo ko sa sobrang pagod. Narinig kong bumukas ang pintuan ng opisina ko. Hindi na ako nag-abalang tingnan kung sino ang pumasok dahil alam kong ang mga kaibigan ko lang naman ang makakapala ang mukha na basta nilang pumapasok sa opisina ko. Kumusta? Agad kong minulat ang mga mata ko nang marinig ko ang boses naman ni Clyde. Pwede ba, Clyde? Huwag akong istorbohin mo ngayon. Dumadagdag ka lang sa problema ko. Ouch naman, James. Ang sakit mo magsalita. May good news pa naman sana ako sa'yo. Pero mukhang bad mood ka naman. So siguro sa susunod na taon ko na lang sasabihin sa'yo kung nasaan si Samantha. Umigting ang pangako sa sinabi nito. Gago ka ba? Alam mo kung nasaan si Samantha pero hindi mo malang sinasabi sa akin ang tungkol dito? Hinawakan ko ang kuwelyo nito sa sobrang galit. Halos mabaliw na ako sa kakahanap sa kanila. Tapos alam lang pala ng gago na to kung nasaan si Samantha. Alisin mo ang mga kamay mo sa akin at sasabihin ko sa iyo ang bawat detalyong gusto mong malaman.
Marahas kong binatawan ang kuwelyo nito. Nakita ko sila sa mall. Saang mall? Be specific, Clyde. Dahil hindi ako manghuhula para alamin kung saan mall mo sila nakita. Naupo ito sa sofa habang ako naman ay nakatayo at naghihintay sa sagot nito. Sa Davao ko nakita si Samantha. Sinasabi ko na nga bang mayroong kinalaman ang daddy niya dito. Pero hindi malang nito sinabi sa akin. Alam kong wala ni isang kamag-anak si Samantha sa Davao. Kaya ang ibig sabihin lang nito, nasa rest house yan ng daddy niya. Agad kong kinuha ang cellphone na nasa bulsa ko. Ihanda ang chopper ngayon din. Maring sabi ko sa tauhan ko na nasa kabilang linya. Sinasabi ko sa iyo, Samantha. Kaya mo akong takbuhan palagi. Pero hindi ka makakapagtago sa kamay ko. At ikaw, maghanda ka na dahil sasamahan mo ako sa Davao. Ibabalik ko ang mag-ina ko dito. Tinuro ko si Clyde na may sasabihin pa sana pero tinalikuran ko na. Akin ka lang, Samantha Ruiz.